Ito na yung garlic is prawn natin, guys. With vermicelli. With toppings. Fried garlic. Yummy! Hello, guys! Samahan nyo na naman ako. Magluluto na naman tayo. So, ito na yung ating ricado. So, naihanda ko na sa isang plate. So, yan yung ating herbs na lulutuin. And then, yung ating gagamitin is chicken. Tatlong buong manok na may legs, drumstick. And then, yung ating herbs. So, for today is, lulutuin muna natin ito, guys. Lulutuin muna natin. So, nagpakulo na tayo ng tubig. Habang nagpakulo tayo ng tubig, guys, is iboboil muna natin ito, manok, para matanggal yung mantika niya. So, andito na yung ating kawali. Irerinse lang natin ito, guys. So, mainit na yung ating kawali. Irerinse ko lang siya, guys, para matanggal yung mantika niya. Kasi yung manok, mamantika. Kasi sa mga Chinese, ayaw nila nang may mantika yung sabaw nila. Lalong-lalo na sa mga herbs. So, i-rinse lang natin ng mga 1 minute. Kasi mainit na yung kumukulo yung ating tubig. I-rinse lang natin siya, guys. And then, tatanggalin na natin sa casserole. Tanggalin na natin, guys. Hello, guys! Ito na yung ating na-rinse na meat kanina. And then, transfer na natin sa ating double boil. So, andito na siya, guys. Kumukulo na kasi yung tubig natin. So, naisalin na natin yung ating chicken. Yung ating manok. And then, ilalagay na natin yung ating herbs. Ito yung ating herbs. Ilalagay na natin sa ating pot. Isasali na natin lahat, guys, yung ating herbs. Ito yung mga Chinese herbs na gustong-gusto ng mga amo natin. Hinihigop kasi nila yung sabaw. So yan, yung ating lulutuin natin ito ng 2 oras. Isisimmer natin ito ng 2 oras, guys. Lalagyan muna natin ng asin. Ito na yung asin natin. Bago natin i-boil, is lagyan muna natin ng asin para may lasa yung ating sabaw mamaya. So yan, yung ating nailagay na natin, naisama na natin lahat-lahat yung ating herbs. And then yung ating tubig is kumukulo na siya. So tatakpan na natin to, guys. Kasi double boil siya, so dalawa yung takip. Yan, yung isa. And then yung isa is transparent. So, yan aking double boil. So, isisimmer natin ng 2 oras. Ito na yung ating sabaw, guys. Luto na siya. So, luto na yung ating sabaw. Yung sabaw natin is nagkulay herbal na siya. So, yan na yung ating sabaw. Malasa na siya, guys, kasi 2 oras na natin binoy. Yan. So, malambot na yung ating karne. Ano mo? So, yan. Luto na yung ating herbal soup. Chicken herbal soup. Maglulu
magluto tayo ng kipon. Steamed garlic prawn with vermicelli noodles. So, ito yung vermicelli noodles, yung tanghon na gagamitin natin. And then, yung ating hipon, garlic, chop of garlic, and spring onion para sa ating garnishing. So, lulutuin natin ngayon is steamed garlic prawn with vermicelli noodles. So, yan yung ating ingredients. So, see ya later. Ito na guys. Nilagay na natin sa serving plate. So, i-steam natin yan guys. Mga 5 minutes. So, pinaibabaw ko na yung tanghon. And then yung prawn. So, yung tanghon guys, is ginisa ko muna sa bawang. Tsaka nilagay natin ang garlic. So, i-steam muna natin ito guys. So, pinaibabaw na natin. Ating huli guys, so lulutuin natin ito, beans. So gigisa lang natin siya sa garlic, shallots, red capsicum, carrots, and ang ating beans. So simple lang yung gulay ko. So lulutuin na natin guys. So umpisa na natin lutuin guys. So gisa na natin yung ating gulay. Gisa muna natin yung gulay. So, mainit na yung ating kawali. Ito na yung ating gulay. Simple lang siya. Unahin natin yung bawang. Andito kasi yung hipon natin, ini-steam natin. And then yung capsicum and carrots. Sabay na rin natin yung beans. So, andito yung ating prawn. So, titingnan natin, guys. Yan, bubuksan natin, guys, yung ating hipon. So, yan. Yummy, yummy. So, luto na yung ating steamed garlic. Steamed garlic prawn with vermicelli. So, yan. So, papatungan natin yan ng nag-fry tayo ng garlic. So, titignan natin guys kung luto na siya. Luto na nga siya guys. So, tatakpan muna natin. And then, lagyan natin ng chicken stock. Simple lang yung gulay natin. Lagyan natin ng light sauce. Malapit na itong maluto guys. Ayoko kasi yung gusto ko yung very crunchy siya, yung hindi siya durog yung gulay. So ganyan lang po yung luto ko. Medyo kagatin mo siya is malalasahan mo talaga yung gulay. So yan,
malambot na yung ating gulay. So, ito na guys. Luto na yung ating gulay. Yung ating gulay. Yan. Luto na yung gulay natin ng beans with carrots. Pagsamahin lang natin yan guys. Mabilisan lang ang luto. Nasa pagluluto lang dyan guys. Diskarte lang kung paano natin lutuin. So, yan. Luto na yung ating gulay guys. Itatanggalan na natin yan guys. Yummy! Simpleng gulay lang siya. Ito na yung luto natin guys na steam garlic prawn with vermicelli. So, nailagay ko na siya. So, lalagyan natin ng tatapingan natin ng bawang. Ito yung bawang na fry ko siya. Lalagyan natin sa paibabaw guys para mas masarap. Ito siya, ito yung bawang. Pirarayin natin siya pa guys para mas masarap yung yan, mas masarap. Malasa pag nilagyan ng garlic. And then, lagyan natin ng toppings ng spring onion. Yan. And then, yung ating gulay is beans with carrot and capsicum. So, yan yung simpleng gulay natin. And then, yung ating hipon. So, yummy! Sarap yan, guys. Yung isa nating putahi is nandoon na sa loob. Yung ating sabaw na chicken herbs.